Hello, welcome back to Viral Max PH. Today, we are gonna find out the 10 pinaka malakas na aso sa mundo. Number 10, Siberian Husky. Medium-sized at may makapal na balahibo. Ito ang karaniwang pag-uuri sa mga Siberian Husky. Ngunit, tinuturing itong isa sa pinakamalakas na breed ng aso dahil sa taglay nitong mataas na endurance sa paggawa ng trabaho. Kaya kaya nitong humatak ng karaniwang bigat ng tao sa katamtamang bilis sa ibabaw ng niyebe. Bagamat malakas at matibay, kilala rin ang mga Siberian Husky sa ugaling malikot, masigla at matapang. May karaniwang taas na 21 to 24 inches, may timbang na 45 to 60 pounds, at life expectancy na hanggang 12 to 14 years. Number 9, Dogo Argentino. Ang Dogo Argentino ay kadalasang matikas at may puting kulay na native sa bansang Argentina. Napakalakas at athletic ng uri ng pangangatawan nito. Kaya na may unang ginamit ito sa pangangaso ng mga wild boars at pumas noong 1930s. Dagdag pa rito, meron itong matatag na ulo, malakas na leeg, at maskuladong pangangatawan. Kung kaya'y tinuturing itong isa sa pinakamatapang na lahi ng aso. Sa kabila ng malakas nitong katangian, ang mga Dogo Argentino ay malambing, friendly, at masayahin. May karaniwang taas na 24 to 27 inches, timbang na 80 to 100 pounds, at life expectancy na hanggang 9 to 15 years. Number 8, Rhodesian Ridgeback. All-purpose. Ito ang madalas na paglalarawan sa asang Rhodesian Ridgeback. Popular rin sa tawag na Lion Dogs dahil sa abilidad nitong magtaboy ng mababangis na hayop katulad na nga ng lion sa panahon ng pangangaso. Sa kasalukuyan, naging pampamilya ang ganitong lahi dahil sa pakinabang nito sa tao sa pang-araw-araw at pagiging matapat na alaga. Subalit, nangangailangan ng sapat na pagsasanay ang pag-aalaga ng ganitong lahi dahil sa kanilang pambihirang bilis at lakas ng katawan. Sila'y madamdamin, mapagmahal at pasensyoso. May karaniwang taas na 25 to 27 inches, timbang na 80 to 90 pounds, at life expectancy na hanggang 10 to 12 years. Bago tayo tumuloy sa sumunod na bilang, i-click mo na ang subscribe button para updated ka sa sunod nating video. Number 7, Irish Wolfhound. Here comes another strong breed, Irish Wolfhound. Bukod sa higit nitong tangkad sa ibang karaniwang aso, tinuturing rin isa sa pinakamalakas. Sa panahon ng mga lumang digmaan, sinasabing ginamit ang mga ito bilang pangkaladkad sa mga kalabang nakakabayo at pulutong ng karo. Katulong rin ito sa pangangaso tulad ng lobo, pusa at baboy ramo. Magaling makipagsalamuha at masigla, ngunit hindi pinapayo ang ganitong breed sa mga apartments dahil sa ugali nitong tumakbo at masigasig na paggalaw. May karaniwang taas na 28 to 32 inches, timbang na 100 to 120 pounds, at life expectancy na hanggang 6 to 8 years. Number 6, St. Bernard. Sa kapansin-pansin nitong laki at timbang, hindi mawawala ang St. Bernard sa pinakamalakas na aso sa mundo. Naging papel ng asong ito ang pagtulong sa mga nawawala at sugatang travelers. Ang kanilang nakakatakot na lakas ay akma sa mabibigat na gawain. Kaya na may madalas silang isali sa mga weight pulling competitions. Sinasabing mas mabagal ang panahon ng pag-mature ng isip ng St. Bernard kung kaya'y nananatili silang dambuhalang tuta
sa ilang taon. Sila ay playful, charming, at malambing. May karaniwang taas na 28 to 30 inches, timbang na 140 to 180 pounds, at life expectancy na hanggang 8 to 10 years. Number 5, Rottweiler. Ang Rottweiler ay kadalasang may katamtaman at malaking sukat na may matipunong tigas ng katawan. Noong una, ginamit ang mga Rottweiler sa paggabay ng mga baka sa bukirin. At kinalaunan ay naging police dogs at personal safeguards. Naging katulong rin ng mga Rottweilers sa mga search and rescue operations at di mabilang na tungkulin kasama ang mga kapulisan. Sila ay matapang, ngunit matapat at protective. May karaniwang taas na 24 to 27 inches, timbang na 95 to 135 pounds, at life expectancy na hanggang 9 to 10 years. Number 4, Location of Charka. Kabilang sa pinakamalakas na dog breed, ang dambuhalang asong ito na mula sa Caucasus Mountain Regions. Noon ay ginamit rin sila sa pagpapastol at bantay laban sa mga lobo at jackals. Ang breed na ito ay matapang at matalino, ngunit nagiging reactive sa di pamilyar na tao. Nagsisilbi rin silang watchdogs sa ilang western regions. Kumpara sa ibang mga aso, mas nangangailangan ng tutok na pagsasanay ang breed na ito dahil sa hirap nitong makipagsalamuha. May karaniwang taas na 23 to 30 inches, timbang na 99 to 170 pounds, at life expectancy na hanggang 10 to 12 years. Number 3, American Pitbull Terrier. Kadalasang mabangis at mapanganib ang paningin ng mga tao sa breed na ito dahil sa matikas at nakakatakot nitong itsura. Bagamat totoong nakakatakot ang tapang at lakas nito, tinuturing na palakaibigan at malapit sa mga bata ang asong ito dahil sa ugali nitong malambing at matapat sa kanyang amo. Higit na nangangailangan ng tamang pagsasanay ang pag-aalaga ng American Pitbulls. Sa katunayan, kaya nitong magtanggol hanggang kamatayan at nakapagtala ng maraming cases ng pag-atake. Kaya naman, may ilang lugar na hindi pinahihintulutan ang paglalakad kasama nito sa publiko ng walang tali. Subalit, sa kabila ng mga negatibong pananaw ng iba tungkol rito, ang mga pitbull ay di halintulad na mas matalino at mas mabilis matuto. May karaniwang taas na 18 to 19 inches, timbang na 55 to 70 pounds, at life expectancy na hanggang 12 to 16 years. Number 2, Kango. Runner-up sa listahan natin ang Kango. May matatag, mabigat, at malaking katawan. Native sa bansang Turkey ang lahing ito na karaniwang guard dogs dahil sa kanilang lakas. Umaabot sa bigat na 140 pounds ang mga Kengal sa hustong gulang. Kaugnay nito, tumataglay ito ng napakalakas na puwersa ng pagkagat ng higit kumulang na 700 pounds per square inches. Kung kaya't pumangalawa ito sa pwesto ng ating bilang. May karaniwang taas na 30 to 32 inches, timbang na 110 to 145 pounds, at life expectancy na hanggang 12 to 15 years. At number 1, Tibetan Mastiff. Ang Tibetan Mastiff ay hindi lamang pinakapambihirang breed, ito rin ang pinakamalakas na aso sa mundo. Tinuturing din na guard dogs ang Tibetan Mastiff noong sinaunang panahon sa Tibet. Na kinalaunan ay naging family dogs dahil sa ugali nitong sweet and calm sa pamilyang nag-aalaga rito. Tulad ng mga unang asong nabanggit natin, sila rin ay nangangailangan ng wastong training upang mapaamo ang mga ito.
Mayroong pagkakataon na nagiging agresibo ito sa simpleng sigaw o di inaasahang ingay sa paligid. Kung kaya't mapanganib at di pinapayo sa maliliit na bata ang ganitong aso. Subalit, sila ay independent, reserved, and intelligent. May karaniwang taas na 28 to 35 inches, timbang na 90 to 100 pounds, at life expectancy na hanggang 10 to 12 years.